chapter contains Miguel Guevara points of view. Kuya, tignan mo yung babaeng yun. Tinigil kong aking kabayo tumingin sa direksyon na tinuturo ni Connor. May isang batang babae naglalakad kasama si Mr. Estrella. Tinasan ko lang ito ng kilay nang bigla siyang lumapit sa isang babae, tinulak ito sa putikan. Gusto ko sanang lumapit na dahil dinuro-duro pa ng batang yun ng babae. Hinawakan ni Mr. Estrella ang batang nanulak at tinila sa kung saan. Maybe it's her daughter. Ang sama naman ang ugali nun, komento ni Connor. Let me help her. Sabi ko pero nadadivert namin yung atensyon namin nang tumakbo yung papa namin. Anong ginagawa mo dito, Miguel? Sabi ko, no riding. Kaya ko sumakay ng kabayo na wala si Mangusting sa likod ko, kaya hindi ko tatanggapin ang payo mo. Anong gusto mo? Nainis kong tugon sa kanya. Umiling lang siya sa akin at tila naiinis na naging tugon ko sa kanya. Kailangan na nating bumalik ng Manila bukas. Nakita mo ba si Andrea? Hindi ako sumagot. Hindi ko naman siya kilala. Sino siya, Dad? Tanong ni Connor. Anak siya ni Mr. Estrella, fiancé ng kapatid mo. May girlfriend ako, Marin kong sabi. Hindi siyang para sa'yo, Miguel. Pinagtaksi lang tayo ng tatay niya sa negosyo. Munti ka nang bumagsak sa bar exam mo. Ginagamit ng asong yun ang pera mo at... Tumigil ka nga, Dad. Paano mo malalaman kung hindi siya para sa'kin? Alam kong ginagawa ko at ayaw kong magpakasal. Tumingin ulit ako sa direksyon kung saan kaninang batang tinulak, kaso wala na siya doon. Si Nicole ang girlfriend ko ngayon. In love talaga ako sa kanya. I let her meet my parents but it was epic fail. Ayaw nila si Nicole para sa akin dahil sa daddy niya at sa madumi nilang negosyo. Wala akong pakialam sa kanila. Ang gusto ko lang ay makasama ko si Nicole. It's been 1 year at pinupush pa rin nila akong pakasalan ng anak na babae ni Mr. Estrella. Alam kong kumilos bilang vice president ng kumpanya. Ngayon sinimulan niya akong takutin sa pamamagitan ng pagbibigay ng kumpanya sa mga kamay ni Connor nung nagtapos siya ng kolehiyo, which is I don't wanna happen. Gusto ni Connor na magkaroon ng cruise ship at pagkatapos ay hawakan ito, wala siyang pakialam sa kumpanya. Kung hahayaan ko siyang humawak sa kumpanya, magiging abong pangarap niya. Hindi ako natatakot kung gusto niya ang kumpanya. I would be glad to give him the chance to dethrone Dad's place and company. I don't want to disappoint him. I promise him na makakamit niya ang mga pangarap niya. Mukhang naging masigasig ang mga magulang ko dahil tinatanggap kong alok nila, tinayaan nila akong makilalang babaeng nakatira sa probinsya na magiging fiancé ko. I smirk on that thought. Parang ikakasal na ako sa babaeng yun. My girlfriend ako't magiging asawa ko siya. Walang makakapigil sa akin. Kuya, binaling kong tingin ko sa kapatid ko na nakatingin sa bintana ng helicopter. Anong plano mo? Alam ko nga ayaw mo ng ganito, baka masaktan mo ang damdamin niya. Tumikim ako. Hindi mo kailangang malaman, Connor. Matagal na mayani ang katahimikan bago muli siyang nagsalita. I remember riding a horse there, kuya. I want to go and ride it. Baka sa mukha niya excitement. Ako ulit, tumangot ginulo niyang buhok niya. Pinandilatan niya ako ng mata. Sige, ako nang bahala kay mama at papa kapag wala ka. Pagdating namin sa isla, nakita ko na yung asawa ni Mr. Estrella na kumakaway sa amin. Bigla ko napatingin sa terrace na mansyon nila at may nakita kong babae nakatayo nakatingin sa amin. Hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. She reminds me of someone. Miguel, binaling kong tingin ko kay tatay. Tinuro niya si Mrs. Estrella at tumangulang kami. Pagpasok namin sa loob ay tumapik sa likod ko. Kuya, pupunta ako kay Mangusting. Huwag ka munang maingay sa kanila. He said, it's too early to go. Shit! Nainis kong tugon nang bigla siyang lumayo pumunta sa gusto niya. Hinayaan ko na lang dahil hindi rin napansin ng magulang namin ang pagkawala niya. The elegant of the mansion is screaming. I sight when we get in their dining room. Celia, pakitawag si Andrea sa itaas at sabihin bumaba na dito. Agad naman tumawang tinawag niya at umalis. Lahat ay excited para sa engagement party. At ang magagawa ko lang ay pikit ang aking mga tenga para sa kanila. May dumating na naka-white dress at hindi na ako nagabala pang tumingin sa kanya. At nagpatuloy sa pagkain. Wala akong pakialam sa kanya. Formal na ipinakilala ni Mrs. Estrella ang kanyang anak. Ngunit hindi ko na siya pinansin at tinuon na lang atensyon ko sa pagkain para makalis na ako sa lugar na to. Bigla ko naramdaman na may nakatitig sa akin at nakita ko si Andrea na matamang nakatingin sa akin. Hindi ko iniwan ang titig niya. Damn, I didn't know why I can't avoid her eyes. Ang ganda niya talaga. Pero hindi siya kamukha nung girl last year na kasama ni Mr. Estrella. Who is she? Miguel, why are you staring at Andrea? Do you want to talk with her? Her mom asked. Nabaling ang atensyon ko sa kanila. May malicious smile sa akin ng mama ko pero nagkibit-balikat ako. No, I'm finished.
Hahanapin ko lang si Connor. Sagot ko't naglakad ng palabas. I just reasoned that because of her, she reminds me of someone pero hindi ko maalala. Hindi siya kamukha ni Andrea na nakita namin last year. Nag-ring ang phone ko at nakita kong nag-flash ang pangalan ni Nicole sa screen. Napabuntungin nga ako bago ko sinagot. Babe, bakit hindi mo sinabi sa akin na sasama ka papuntang Cebu? Sana man lang sinabihan mo ko, hindi malalaman ko na lang yun sa office mo. Napapikit ako ng Marine sa sigaw niya. Hindi ko alam kung paano ko i-handle ang dalawang taon na pakipagrelasyon sa masungit na babaeng ito. Can you please lower down your voice, Nicole? Alam mo kung gaano ko kaayaw kapag sumisigaw ka? Hindi ko naman pigilang magtaas ng boses sa kanya. Hindi mo pa ako sinasagot! Napakuyom ang pangako nang makita ko si Andrea na naglalakad papunta kay Connor. I ended the call without saying anything to Nicole. Nagdilim ang paningin ko nang makita kung paano sila ngumiti sa isa't isa. Pinutol ko sila at nakita kung paano nagbago si Andrea nang makita ako. You will just suffer marrying me, I stated. Hindi ko alam kung bakit ako naiiritang nasabi kong nasa isip ko. Gusto kong i-cancel ang engagement natin. Nang makalabas siya agad ko siyang sinundan. Sana magbagong isip niya at sabihin sa mama niya na ayaw niya akong pakasalan pero nagkamali ako. I know it's wrong to eavesdrop, but I actually heard their conversation with her mom. I knew it. Hindi siya yung Andrea Estrera na nakita ko last year. I saw how she walked out the door with tears in her eyes. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niyang gawin ito. As if kayang lokohin niya si Guevara, I smirk. Walang manloloko sa amin, walang maglalakas loob na paglaruan ako. That night, I confessed na we need to cancel our engagement but they still insist it. Shit, nagmamadali akong lumabas at naglakad sa dalampasigan. Kalmado na ako ngayon dahil sa tanawin. Kumakaway ang mga alo na tunog ng kapayapaan. Nakarinig ako ng footsteps at nakita ko si Andriana naglalakad papunta dito. Napalingon ako bigla at may naisip akong plano. Hindi ko maitagong ngiti ko at tumingin sa phone ko na walang signal dito tumaktong parang tinatawagan kong girlfriend ko. Nakita ko sa peripheral vision ko ang kanyang pagsinghap. Umakto pa rin ako na parang hindi ko siya nakita. Nang makaalis siya, ngumiti ako ng malademonyo. Hindi mo ako maluloko, Andrea. Kinabukasan niya pa siya ako makapag-ugnayan sa aking mga tauhan para imbestigahan si Andrea Estrera. Nang walang aking mga magulang, ako nang bahala dito, hindi ko sila kailangan. Kuya, kamukha niya yung nakita natin last year ano? Tanong ni Connor habang nakasakay kami sa kabayo. Sino? Tanong ko. Yung tinutulak ng babae, sabi niya. Natahimik ako saglit, kaya pala pamilyar sa akin. Yeah, I smirk. Sa tingin mo siya si Andrea Estrera? Tumingin sa akin at parang may narealize siya. No, she doesn't look like her. Maybe it's just our imagination. Kailangan lang natin obserbahan ang mga kinikilos niya. Hindi ko masabi sa kanyang nalaman ko. Sa halip ay nakita namin si Andrea. Tinawag din siya ni Mangusting na Tanya. Siguro yun talagang pangalan niya. Muntik pa nga siyang maaksidente sa kabayo kaya nagtalo pa kami. Sobra akong nainis sa ginawa niyang katangahan. Nalaman ko na lang na inextend pa ang engagement party at naisip na makipaglaro kay Tanya. I know it sounds so immature but I want to have fun. I want to play fool and watch her cry at the end. Hindi niya alam kung sinong ginugulo niya. Ito, naging mabait ako sa kanya na muntik ko nang makalimutan na may girlfriend ako. Masyado akong naging close sa kanya. Ibibigay sa akin ang aking mga tauhan ng impormasyon ngayon at hindi na ako makapaghintay na makita. Sir, ito na po yung information na pinapahanap niyo. I didn't look at him and open the folder. You may go. I said and start to read the files. Tanya Maria Gordon, 16 years old, living alone with her mother, who's in jail right now because of stealing money from Estrera family. She works on. What the heck? Karinderia sa palengke? Even if I don't understand it, I continue reading it. Pagpasok ko sa kusina, nakita kong gaano kabilis kumilos si Tanya habang naglalagay ng pagkain sa Tupperware. I asked her someone questions and by her expression, alam kong nagsisinungaling siya. Hinatid ko siya sa isang park. Hinintay niya pa akong umalis bago pumunta sa gusto niyang puntahan. Napamura ako sa aking isipan nang nawala siya sa paningin ko. Bumalik ako sa mansyon na bad trip sa nangyari. Break na tayo, Miguel! Sigaw ni Nicole sa kabilang linya. Napabuntong hininga na lang ako sa inis. Akala naman niya hindi ko alam kung anong ginawa niya sa pera ko. Okay, inend ko ng tawag. Nagsasabi ng totoo ang daddy ko, hindi si Nicole lang para sa akin. Ang gusto niya lang ay sayangin ang pera ko sa mga gamit niya. Gold digger siya. Gabi natasara ko kasi late umuwi si Tanya.
Tinitipon ko ng aking tauhan upang hanapin siya at magwaldas ng aking para sa kanya. Nagsimula ang gabing yun para akong nilatigo. Alam ko nakikipaglaro ako pero patuloy kong nilolokong sarili ko. Madalas ko nang makita kay magkasama. Okay ka na ba sa kanya? Connor teases. Okay lang ako sa kanya. May kailangan lang akong gawin, sabi ko. Anong ibig mo sabihin? Tanong niya. Iniwan ko siyang tulala at dinala ko mga tauhan ko sa police station. Nagpa siya akong palayain ng kanyang ina nang wala siyang kaalam-alam. I just decided that I don't want her to leave me. If I need to do something so she won't leave me, then I'll do it. Hindi na ako nag-abala pang tinan ng mama niya. Once the police said yes, I immediately leave. I really want to talk to her about it. I want to stop this right now. Huli na ako. Lumabas ako ng sasakyan na makita si Connor na nasagasaan ng isa pang kotse. Shit, Connor! Sigaw ko at nagmamadaling naglakad papunta sa kanya. Napatitig ako bigla sa tricycle hindi kalayuan sa amin. Nakita ko si Tanya na may mga gamit sa loob. Tatawag ako ng ambulance. Sigaw ng babae na kalapit na sa amin. Agad ko din man siyang namukaan. She's Andrea Estrera. Shit, bilisan yung kilos! Nanggagalaiti kong sigaw sa mga nagdala sa kanya papasok sa isang ospital. Balita ko nasa critical na kondisyon siya. Hindi na ako nag-abala pang kausapin si Andrea. Nainip akong naghihintay na maging okay ang kapatid ko sa araw na yun. Naglalakad palapit sa akin ang mga tauhan ko. She's selling their house. Buy it. Sir, he look at me like, I am just joking. Naikuyong kong pangako at pumikit para pakalmahin sarili ko. Ayokong ulitin ang sinabi ko. Bilhin mong bahay na ito at hayaan mo silang umalis. Bantayan mo sila hanggang sa umalis sila. Marine kong sabi. Tumango silang lahat at umalis sa harapan ko. I know her plans. I know that she's going to leave. I smirk as if she can get away from me. Run away and hide from me, Tanya. Trust me, you'll be in my arms again. Anak, anong nangyari? Tanong ni Dad. Napalingon ako sa kanila at piniliwanag ang totoong nangyari. Kailangan nilang pagbayaran to. My mom said and my dad nodded. I turned my back on them. Wala talaga akong pakaalam kay Estrera. Hindi umabot ng isang buwan nang makick out sa Estrera's Industria. The rest is history. Sa loob ng isang taon, binigay sa akin ng tatay kong posisyon niya sa kumpanya habang nag-aaral ako kung paano magmaneho ng eroplano, helicopter at iba pa. Yun ang pangarap ko. What about that shit, Tanya Gordon, ha? Tanong ng dad ko habang binibigyan ako ng isang baso ng alak. She's not a shit. Malamig kong sabi na hindi tumitingin sa kanya. Tinanggap kong alak. At paanong batang babaeng yun? Narinig kong pumasok siya sa aming paaralan. Dapat ko bang sipain siya palabas? Napahilot ako sa aking sentido. I have plans about her, Dad. Tumisa sa akin na may kahulugan. Do you like her? Hindi ko siya sinagot. Paulit-ulit ko sinasabi sa'yo tungkol sa kanya at lagi mo siyang pinoprotektahan mula sa akin. Sabihin mo sa akin, anak, gusto mo bang babaeng yun? Tumayo ako tumarap sa kanya. What is it to you if I like her then? Tinawanan niya lang ako. Well, inaasar lang kita, anak. I'm just happy that you like someone else. At nakipaghiwalay ka kay Nicole dahil sa babaeng yun. Sabi mo sa akin paano mo nagustuhan ng babaeng yun. She's too young for. I'm willing to wait, Dad. Stop being a pussy and I know what I'm doing. Tinitigan niya ako saglit bago niya inabot sa akin ang isang papel. Ang patunay ng pagtataksil ng ama ni Nicole, anak. Dapat ba natin siyang makulong? Tinitigan ko ito sandali. Milyon ang nailipat sa pangalan niya. Our property is also in danger because of him. Bahala ka. I know he have a plan for him. It's been a week. Simulan tinatawagan ako ni Nicole. Napakuyom ang pangako habang nakatingin sa mga tauhan ko na lagi nagkakwento sa akin patungkol kay Tanya. Sir, may lagi pong sumusundo sa kanya at kasama niya po yun lagi sa... I killed that bastard. Without hesitation, I go to the university and I saw them walking and laughing at each other. Kinakain ako ng selos kaya naman sinuntok ko siya sa mukha niya kapag wala si Tanya. One more thing, Mr. Evangelista. Touch her again and you'll be dead tomorrow. Mukha naman siya natakot sa banta ko at tumakbo palayo sa akin. Lumipas ang tatlong taon at pinagmamasdan ko pa rin si Tanya sa malayo. I didn't know why I need to do this. I need to let her go but my heart says no. Tumingin ako kay Mr. Gordon na kausap ko. He reminds me of Tanya. They have the same eyes and nose. I smirk. Looks like I am going to meet her easily. Mr. Gordon, by any chance, do you have a daughter? Tanong ko kayo napatigil siya sa pag-laptop niya. Wala akong anak sa asawa ko, Mr. Guevara. Balaan ko siyang tumitig sa akin. I mean, your past wife, Mr. Gordon. Napangisi ako na tumingin sa akin na naguguluhan. Paano mo nalaman? Ngumiti ako. Well, we can negotiate her, Mr. Gordon. Kilala kong anak mo't kasama niyang nanay at tita niya. Hinila niyang kwalyo ko.
San mo sila dinala ha? Shit, what did you do to them? Tinanggal kong kamay niya sa kwelyo ko, ngunit masinigpitan niya pa. I didn't do harm on them, Mr. Gordon. Lucky you, they are using your surname, even if you leave them. Nabitawan niya ako tumupo sa kanyang upuan. Tuliro. Asan sila? Pupwede mo ba akong dalhin sa kanila? Matagal ko na silang hinahanap pero... I don't care. I only need your daughter. Tumingi sa akin na nakukunot ang noo. What? It's nice to meet you, Mr. Gordon. I smirk and walk out. I patiently wait till she graduate. Andun ako pagtanggap niya ng diploma. Lagi ako nandyan para sa kanya. Hanggang isang araw, may sakit ang mama niya at kailangan niya magtrabaho agad. Tinatawagan ko si Connor para gumawa ng isang bagay para sa kanya at malugod niyang tinanggap yun. Anong ibig mo sabihin na hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na ako si Connor? Tanong niya. She will leave for sure. Don't worry, they'll take smart and follow you there. Napailing na lang siya sa sinabi ko. It's been 6 years, kuya. Wala ka bang balak na siya pakawalan? 6 na taon mo na siyang sinusundan pero hindi mo naman kayang lapitan. I can't. Halos mabasag ko ng baso sobrang diin ng paghawa ko dun. You really love her, ha? He smirk. I forget to tell you that I like her too, kuya. I stare at him in annoyance. He laugh at me. Don't worry, hindi ko siya agawin sa'yo. I smirk. Muntik na siyang mapalista na paaalisin sa buhay ni Tanya. Kailan ko pa makakasama ang anak ko, Mr. Guevara? I shrug. What's your plan? I asked him. He's been talking with her, and I think his wife forgave him easily. Now he wants her daughter. Shit, yo kuya, why did you do that? Niluwagan ko ng aking necktie at sinagot to. Her dad wants to see her, and it's her dad's plan, not mine. Narinig ko namang sabihin sa akin. Narinig kong bumulong siya. Pwede mo namang sabihin sa akin. Pag sinabi ko sa'yo, yan masisira mong plano ko. Gato go, babalik ako ng Cebu para makapagkita sa kanya. It's time, it's been 6 years just to have her again. Sa bawat araw na kasama ko siya, na-inlove ako. Munti ko na makalimutan na kailangan kong alisin si Nicole. One time, tinawagan niya ako na tinatakot niya ako na magpapakamatay siya kapag hindi ako nagpakita. Stop it, Nicole! Huli na dahil diniin na niya na matalas na kutsilyo sa kanyang kamay. Nung nakita niya ako'y ngumiti sa akin at nahimatay na siya, pinangkuko siya at dinala sa kotse ko. Shit, ito yung problema kung paano ko siya lalayuan ng ganito. Pinilit ko siyang magpukonsult sa psychologist, ngunit lagi niyang tinatakasan. Ngayon ay nasa bar ako kung nasa nandito din si Tanya. Napamura ko sa isipin ng bigla silang sumugod dito magkakaibigan. Axel, take care of Hyacinth, I said and followed Tanya. I saw how she lay down to the couch. I muttered some curses before I reached her. Ayoko pa nga kasing umuwi. Nagpapadyak siya sa inis ngunit napilit ko pa rin siya. Hoy, kung sino ka man, huwag mo akong iuwi sa bahay, please lang. Patay ako kay mama, tita nito. Napamura ko. Saan ko naman siya dadalhin? I have a name and it's Miguel. Saan mo balak gustong umuwi ha? Matagal siya natahimik kaya ako nagdesisyon. Shit, you will be death of me. Sabi ko tumungo sa kondo ko. Saan tayo pupunta? May kondo. Ayaw umuwi sa inyo eh. Baka magtanong pang tita mo kung bakit akong kasama mo. That night, it happens that she lost her virginity to me. Nagtapat na ako na mahal ko siya. Hindi ko alam kung narinig niya dahil nahimatay siya. Niyakap ko siya sa kama. Sinimulan kong haplosin ang buhok niya nang bumulong siya ng ilang salita na nagpapagulo sa puso ko. Mahal kita. Naging okay na kami ng ilang araw. Hanggang sa nangungulit na naman si Nicole, I already contact her parents about her condition and they decided to get her back in the States. I assured that before we went to Tagaytay, I already cleared myself to her. It's time to move on, Nicole. You need to get in, marin kong sabi sa kanya. Ken, can I hug you for the last time? I nodded. She hugged me for a while but I didn't hug her back. Safe flight, Nicole. I said and walked out. I need to fix what we gonna do in Tagaytay. I don't have time to stay there for her. I posted our picture together on Instagram. I don't care about the comments of the other people. Hanggang ngayon hindi pa rin yun nakikita ni Tanya. I was shocked when I saw her packing her things. I begged that night. I didn't beg for a chance to anyone. I am on my knees and it was my first time to do that. Just to leave me. Nagdilim ang paningin ko at pinagbabato lahat ng mga bagay na nasa loob ng kwarto. Napansin ko umilaw ang aking telepono. May text doon na umalis daw sila Tanya at ang mga kaibigan niya. Hindi ako nagdalawang isip na sundan sila. Hindi naging mahirap sa akin dahil nababantayan ko sila sa aking GPS. Nang malapit ni nakita ko na puro usok ng lugar at may nakabanggang kotse sa gilid. Shit! Bumaba agad ako tumakbo. Papunta sa kotse pero sinalubong ako ng isang anonymous na lalaki.
Tinatawagan ko mga tauhan ko at inutusan silang tumawag na emergency dito. Noong nakita ko siya, hindi ko na napigilan ang sarili ko umiyak. Kasalanan ko to kung bakit nangyari sa kanya yun. Nang makarating sa ospital ay tinawagan ko kagad si Mr. Gordon. My wife died. Mr. Guevara, napapikit ako ng marinang marinig yun. She died from heart attack. I can't go there right now. I heavily sigh and calm myself. I'll take care of your daughter. Pumayag naman siya at ako na daw ang bahala sa lahat. Nang makita ko may sala na lahat, hindi ko na napigilan ang aking sariling suntukin siya. I don't care about anyone who's stopping me. I want him to die in my hands. Kuya, stop it! Mapapatay mo yan! Hinila ako ni Connor papalayo sa lalaki. Shit, that's my plan? I was about to punch him but several people stopped me. Pre, dalawang beses ka na niyang nilayuan. Wala ka bang balak siyang tigilan? Axel asked while sipping his beer. She's just stressed. She needs air. Her mom died, Marin kong sabi habang iniinom ang isang bote ng beer sa harap ko. Pinipilit ang sarili na ganun lang ang rason para hindi ko siya layuan. Come on, you always chase her. 6 years for chasing and now you plan to chase her again? Hindi ka ba napapagod? Puro ka nalang habol ng habol sa babaeng yun, Axel commented. Well, masasabi kong tama si Axel. Hindi lang siyang babae sa mundo. Bakit hindi mo subukan makipagkaibigan sa ibang babae? Question ni Kent. Oo, I should think that. Hindi ko alam kung anong nangyari basta nakita ko nalang sarili ko na nakikipaghalikan sa isang babae dito sa bar. She's kissing me thoroughly. I felt her hands in my leg pero hindi ko pinansin. Sinimulan kong haplusin ang likod niya. Tanya, huli na nang ma-realize ko na mali ang nabanggit na pangalan. Tumigil sa paghalik sa akin at sinampal ako. I'm Brittany, Natanya, asshole. In the end, hindi ko sinunod ang payo ni Axel at masinabol ko siya. Habang humihigop ako ng kape, tumawag si Axel. May bala ka bang bumalik dito sa Tuesday? Tanong niya. Hindi bakit, asshole? Birthday mo ngayon. I look at my phone's calendar and I saw Tuesday is June 23. It's indeed my birthday. Right, I almost forget my birthday. So ano na, uuwi ka ba? No. Why? Come on, let's celebrate it. I said no, Alex. I have plans for tomorrow. Bigla ko naisip si Tanya. Alam niya kaya? My questions were answered that night. She didn't know. On Monday, hindi ko maiwasang isipin yung date namin bukas. Nakipag-ugnayan ako sa ilang taong mag-aayos ng date natin. Tumayo ko at pumunta sa kwarto niya. 12 a.m. na. Birthday ko kasi. It's my birthday. 3 hours. 3 hours since I am waiting her. Niinip na ako. Nakalimutan na ba niya ako? Darating siya, bro. Alam ko naman yun, sabi ko. 3 hours nang nakakalipas simula nung naghihintay ka dyan, pare. Sa tingin mo ba pupunta pa yun? Axel commented. I called him about it and is now being nosy. She promised me, bro, I am holding on her. I gritted my teeth when a tear escaped from my eyes. Now, I am being a gay. Tama na, pare. Ginawa mo naman ang lahat, hindi ba? You try your best to be a man for her. Now you end up being miserable because of that woman. Hindi mo ba naisip na tumigil na? Tumigil na muna. Look at yourself, man. Pinaasa ka na naman niya sa wala. Shut up. Alam kong ginagawa ko. I'm gonna let it go if I need to. If what makes her happy, then I would gladly accept it. Nainis na bulyaw ko at binasag ang mga baso. I am now pressured because of him. I'm gonna end the call. I announce. Okay, bahala ka na, bro. Mukhang wala kang pag-asa, makikinig ka pa sa akin. Happy birthday to you. We're gonna celebrate it once you came back, her asshole. I slightly nodded. Yeah, we're gonna drink a lot when I came back there. Goodbye, I said. Now I saw the woman that I am waiting for. She's undressed like she go somewhere else. Kumalma ako dahil sa kanyang presensya. I didn't know why I am in love with her and it's such a great feeling for me. Ito ang dahilan kung bakit hindi ko siya kayang bitawan. I am madly in love with Tanya Maria Gordon and I don't know if I can get out of it. Tumayo ko na matapos ko linisin ang sugat niya. Ngunit tinawakan niya naman rin ang mga braso ko. Umiiyak na siya ngayon dahil sa akin. Pinunasan ko mga luha niya gamit ang kamay ko. Please, huwag mo kong iwan, she pleaded. Hindi ko siya sinagot kaya naman hinili niya ako paupo sa tabi niya and so I did. Alam ko masyado ako naging harsh sa'yo. Alam ko mabuting ginawa mo sa pagbibigay ng comfort sa akin. I am sorry sa nagawa ko at pagiging tanga. Please, ayoko mawala ka. Nawala na sa akin si mama. Sana naman. Hindi na niyan tapos ang salita niya dahil hirap na hirap na siyang sabihin to. I curve my lips into smile. I know, baby. I love you. I said and gave her a peck on the lips. I love you so much, Miguel Guevara.
Hinawakan kong pisngi niya at hindi ko mapigilan na sarili kong halikan siya ng buong buo. I thought this gonna be my worst birthday. I am at the edge of letting go of her. Nagkamali ako. Mali talagang iniisip ko. Bakit mo ko minahal? Bigla niyang tanong. Napatingin ako sa mukha niya pero hindi niya ako nilingon. Bakit hindi? Sumimangot siya tumayos na upo. I'm serious. Sinamaan niya ako ng tingin. Seryoso din ako. Bakit? Hindi ka naman kasal sa iba. Bakit hindi kita kayang mahalin? I didn't deserve you. She plastered a smile to her face. You deserve to be loved, Tanya. Hindi mo kailangan sabing hindi mo ko deserve. Ako ang dapat magsabi niyan. I didn't deserve you but you still choose me. Huwag ka na masyadong mag-isip dyan. If you think that, I will let you leave me. Baby, wala ka sa tamang pag-iisip. Pinunasan ko mga luha niya na nagsisimula ng lumabas sa kanyang mga mata. I'm sorry, panimula niya. Hindi ako dapat tumakas. Nagdudulot na naman to ng gulo. Natuto ka na ba sa pagkakamali mo ngayon? Yeah, I shouldn't do that again. Running away from your problems will not change anything. Kailangan kong tumayo at harapin ang mga problema ko. Nakapagpahinga na ako. Kailangan ko nang harapin ang lahat. I nodded and hugged her. That's my baby. It is a blissful day for us. Now, I am sure that she would not stay away from me. Pagkahatid ko sa kanyang sa kwarto niya, nagsimula na akong tawagan ni Nicole. Nung pinapunta ko siya sa States para makapagkita sa parents niya, hindi siya tumigil sa panggugulo sa akin. At gusto kong itigil nito bago siya mapansin ni Tanya. Babe, you answered. Stop pestering me, will you? Should I start pestering Tanya? Napahilot ako sa akin sentido dahil masakit na naman ang ulo ko sa kakulitan niya. Shut up. I heard her laugh from the other line. Ano bang nagustuhan mo sa kanya? 6 years ago, niloko kanya para lang sa pera. Tapos ngayon gusto ka pa niyang gamitin para maisalbang kumpanya nila. So, ano nagustuhan mo sa kanya? Hindi kasi siya gold digger at lalong hindi siya si Nicole. I sighed. If she wants to use me so she can save their company. Nicole, willing ako magpagamit. I chuckled. Walang hiya ka. Hindi ako gold digger. Yeah, just talk to your doctor. Goodbye then. I said and hung up. Hindi niya pa rin matanggap ang katotohanan na yun. I cleansed my jaw when I remember how she used me for money. I tried to reach her parents. Hindi naman ako nahirapan dahil agad silang sumagot. Is her doctor come there already? I did call a psychologist to check Nicole. She's a suicidal, so we can't leave her alone. Don't worry about her, Mr. Guevara. We make sure that her doctor will check her every day. Her dad spoke. Did something happen? Did she call you? I sighed and nodded. Yeah, napapikit ako ng mariin na marinig kong sigaw ni Cole mula sa kabilang linya. I am going to hang up now. Tatawagin ko na yung doctor niya. Tumango ako bilang sang-ayon. Goodbye. I took a shower and put myself in bed. Tomorrow is another hectic day for me. My phone started to ring again but I ignore it. Masyado na ako napagod. I lost my consciousness and sleep. Nagising ako sa ilang tawag ng sekretary ko. Nainis kong sinagot yun na hindi bumabangon. Sir, I'm sorry for an early call. Nandito po kasi yung parents niyo, tinahanap ka. I groan. Send them away. I'm going to call them later. Is that my son? My mom asked from the other line. Oo po, Mrs. Guevara. Napatayo ko na narinig kong sigaw niya. Where are you, Miguel Guevara? Bakit wala ka dito sa office mo? Why you didn't answer my calls? Umagang-umaga pero ginagalit mo na naman ako. Napahilamos na lang ko sa aking mukha nang sunod-sunod na naman ang pagtatanong niya. I am sorry, Mom. Good morning, by the way. I chuckled a bit when I heard my dad's voice calming my mom. Letchi kang bata ka. Umuwi ka sa bahay, Mami, at mag-uusap tayo. Did something happen? I asked. Ano tong nabalitaan ko na magpapakasal ka? At bakit hindi mo ito sinasabi sa akin? Natawa naman ako nang malaman kong dahilan kung ano yung ginakagalit niya. Don't worry, Mom. Uuwi ako mamaya. Narinig ko ulit ang litanya niya hanggang sa napilit ko siyang i-end na yung call. I think it's time to get back anyway. Naligo muna ako bago ko bumaba. May narinig akong ingay na nanggaling sa kusina. Nang makita ko siya, iniyakap ko siya mula sa likod at nilagay ang baba ko sa balikat niya. Good morning. Naramdaman kong nanigas siya. Good morning. I chuckled when she starts to stammer. I love how I impact her from being clingy. Hindi ako clingy sa bawat babaeng nakadate ko, maliban sa kanya. I cook breakfast for us. Maghintay ka na lang dun. I nodded but I didn't let her go.
Pumunta ka na nga dun, sabi eh. Tila nawawala na siya ng pasensya kaya binitawan ko na siya. Hindi na ba masakit yung binti mo? Should I call a doctor? Umiling siya sa akin. Baka next week kaya ko na maglakad ng walang saklay. Hindi naman na siya sobrang sakit dahil nakakatulong yung gamot sa akin. I seated on a chair near her. Good to hear that. Mabilis niyang pinatay ang kalan at nilagay ang pagkain sa isang plato. Nagsimula na kaming kumain. Nabigla kong naalala na kailangan na namin bumalik kaagad. Tanya, I think kailangan na natin bumalik na Manila. Sabi ko tumisa sa akin. May problema ba? Tanong niya. Pinapauwi na ako ni Mama. I can't leave you here. I decided that maybe it's time for you to meet my parents, Tanya. Hindi ba masyadong mabilis? I look at her curiously. Marami na nangyari, Tanya. Sa tingin mo mabilis pa rin? I chuckled. Don't worry, they will love you. Kahit na, alam ko naman ang sitwasyon natin. Gusto ni Dad na magpakasal tayo para maisalba lang yung kumpanya niya. Then, let's get married. Tumingin siya sa akin na parang di makapaniwala sa sinabi ko. Are you serious? I'm not willing to use you for that, she exclaimed. Eh di huwag mo isipin ginagamit mo ko. Baby, I'm willing to marry you. I don't care if you use me for your dad's company. I still want to marry you. I held her hand and faced her. Ayaw mo ba akong pakasalan? Tinitigan niya lang ako't hindi sumagot. It's fine if you don't want to marry me. Hihilain pa rin kita papunta sa altar para pakasalan ako. Hindi ako papayag na mawala ka ulit sa akin. Get that, Tanya? Nagulat ako nang bigla siyang umiyak sa harapan ko. I shed her tears but she grabbed me and suddenly kissed me in my lips. I didn't get a chance to kiss back because she stopped. I'm not going to let you go too. Hindi mo na kailangan panghilahin ako papuntang altar para pakasalan ka. Namumulang ng mukha niya pero nakangiti pa rin siya. I'm willing to put myself beside you in front of everyone and marry you. Ngumiti ako sa kanya. Hindi ko naramdaman ang kaligayahang ito noon. Walang makakapantay sa kasiyahang nararamdaman ko ngayon. I feel that my hard work's really paid off. Hindi ako sumukot itong naghahatid sa akin sa tagumpay. I'm sorry. I forgot to buy you a ring. Napaiwas ako ng tingin dahil sa iya. Hayaan mo na yun, bumalik na lang tayo sa Manila. Are you willing to meet my parents then? I ask. Wala naman nata akong choice. Nagsimula na kaming tumawa. Nagpatuloy kami sa pag-uusap habang kumakain at ang umagang iyon ay isa sa pinakamagandang umagang meron ako. Bago kami umalis, sinamahan ko naman na siyang magpaalam sa kaibigan niya. She told her that we were engaged and Mara seemed so happy for us. Naku, mag-iingat ka sa Maynila ha? Asahan niyong dadalo kami sa kasal niyo? Siyempre, ipapasundo namin kayo papuntang Maynila. Kita na lang tayo dun ha? Mag-iingat kayo dito. Pamamaalam ni Tanya sa kanila. Excited na ako. Nagsimula na silang umagikik. Pagkatapos naming magpaalam ay tumuloy na kami sa airport at lumipad pabalik ng Maynila. Naramdaman ko kinakabahan siya kaya hinawakan kong kami niya. What's wrong? I asked. Hindi ko alam kung paano ko paharapin si Dad ng ganito. Maybe he's mad at me for leaving him alone when he needed me the most. I caress her face. Don't ever think that. He understands you. Kakausapin natin siya, okay? Sasamahan kita. She nodded and placed her head on my shoulder. Hindi na ako nagtaka nang makita ko ng gwardiya sa labas ng airport. Dad sent them to accompany us on our way home. San tayo pupunta? She asked. Home? I suddenly uttered. Home? I look at her. To my parents' house. Nang sabihin ko'y naramdaman kong pagkagulat niya. Bakit hindi mo mala sinabi na dun tayo didiretso? I'm surprised too. Akala ko mamaya pa. Hindi na siguro sila makapaghintay, nailing ko saad. Nang makarating kami sa bahay ay mahigpit ang kapit ko sa bewang ni Tanya. I felt her nervous but I always assured her with my smile. Malugod kaming tinanggap ng boses ng aking ina. Oh my God, Miguel! You really came! I'm so glad! Nagmamadali siyang pumunta sa akin at binitawan ko si Tanya nang niyakap ako ni Mama. I pat her back and chuckled a bit nang makilala niya si Tanya. So, totoo ang chismis ha? Mataman niyang tiningnan si Tanya. Ma, binalaan ko siya ng matras si Tanya sa takot. Welcome to the family, Iha. Bigla niyang bulalas at niyakap siya. I chuckled when I saw her face. She glared at me kaya napatigil ako. Matagal ka na naming hinihintay. Sa wakas naman ay papakasalan mo na yung panganay ko. Akala ko tatanda na lang kaming ama niya ng walang apo. Sabi niya sabay hila kay Tanya sa dining room. Nakita ko naman si Dad na natatawang nakatingin kay Mama na tuwang-tuwa sa pagkikita nila ni Tanya. Ma, you're scaring her? Calm down, my dad said before hugging me. Let her, Dad.
Sabi ko na kininis ni Tanya pero hindi ko pinansin. Good afternoon po, sir. Magalang na sad ni Tanya. You can just call me Dad from now on. Besides, you'll marry my son, he said. Dad, you're making her uncomfortable. Sabi ko tumawak sa bewang ni Tanya. I'm sorry but true to my words, you can call me Dad. Ngumiti ako sa kanya at tumango. Tumango naman siya at naguguluhan pa rin sa sinabi ng dad ko. Okay, Dad. My dad smiled, Victory. They aren't mad at me. Bulong niya sa akin. Silly, they forgive you. Hindi naman sila ganun kasama para hindi ka patawarin. They know how much I love you. Sabi ko na ikanamula niya. Worth it pa ba ako sa ganitong sitwasyon? I think this is too much, sabi niya. You're worth it all. You deserve it. Huwag ka na mag-overthink. Seeing you sad makes me sad too. Hindi na siya sumagot at ngumiti na lang sa akin. Tanya, wouldn't you mind if you help me in the kitchen? I hear that you are chef, my mom asked. So sure po, agad siyang tumalima. Would you be okay there? Tanong ko tumangon naman siya to assure me. Hinila agad siya ni mama papuntang kusina at naiwan na lang kami ni dad. I sat beside him. How's the company? He started. Doing well, dad. I let Connor handle the company kapag kasama ko si Tanya, sagot ko. Alam ko kung gaano mo kamahal yung babaeng yun, anak. I'm so proud of you. Ngumiti siya, tinapik ang balikat ko. Hindi ka talaga sumuko sa kanya. Pinili ng puso mong patawarin at mahalin siya. I don't want to give up, Dad. She's everything to me and I don't want to lose her. I answered, you're really grown up, son. You look like me when I'm chasing your mother back then. I didn't give up even if her father doesn't want me. I look at him confused. Grandpa? Bakit? Bumutong hininga siya at tumingin sa akin. Alam naman nilang mayaman ako noon pero pinatunayan ko sa sarili ko na mahal kong mom mo. Kaya imbis na sumuko ako, sumuko ang daddy niya at tinayaan akong makasama ang anak niya. Paliwanag niya. I just shrug and smile at him. Sa'yo pa rin pala ako nagmana, Dad. Paliwanag ko. Binali niya ang tingin sa kape niya at pumayag. Isa kang Guevara. Hindi sumusuko ang isang Guevara sa kanyang mga pangarap.